people, ang tropa natin. And this is for the episode 3 ng docu-series ng What? And this time, meron kaming bagong kasama. As you can see, meron kaming new face dito. New face. Yes? And let her introduce yourself, please. Hi, ako po si Chel. Tinder username, SBIDTC. Ngipin ni Josh. Ayan. Oh. siya si Ngipin ni Josh sa Twitter. And feeling ko, alam naman ang marami na dentist si Chelsea. So, marami talaga siya nasabi about ngipin. Kaya, ngipin ni Josh, hindi naman daw. Ayun. Hindi ko na siguro tatanungin sinong bias mo, no? Nasa display name na niya. Si sinong bias niya? Si Ja. Okay. And speaking of Ja, yung thumbnail ngayon is si Justin, di ba? So, basically, I mean, technically, parang si Ja siguro yung parang main focus ng episode. Pero ayun nga, feeling ko kilala naman na itong ibang kasama ko kasi kasama ko rin sila sa episode 1 and episode 2. Pero let's just say your name, guys. Mag-hi na rin kayo sa kanila. Hi, Pachi here. Hi, Rinses. Hey, it's me, Ning. Hi, I'm Jeff Beats. Okay. So alam nyo ba, nabasa nyo ba yung mga ibang comments dun sa last video natin? Natuwa sila sa discussion natin, di ba? Nakakatuwa. Isa pala tayo. Hindi natin nakasama si Ate Jerry kasi busy siya, may iba siyang gagawin. So baka next week makakasama natin siya ulit. Ito patagalin? Kasi feeling ko tatagal na naman tayo dito. So, start na. Safe for Oh my God! What? Mahiwaga ka ng bintana sa akin dati. Si Justin niya. Si Ja to eh. Baka may Ja talaga. Ja, episode. Si Ja. Di ba bungad? Hey, rin niya. Haba na yung hair niya. True. Super flat. Masita yung buhok niya dyan, no? Ganyan mo ba, boss? Ang hindi na boss. Nag-swap sila dyan. Dyan pala sila. Extension siya. Extensions pala. Hello. Oh, yun. Sa buko. Nice. Masakit. Masakit. Kala ko manhit na ako. Sure, hindi ko pala. Right? Tulad si ate. Sinaktan ako gamit bleach. Pero okay lang. Kasi ginusto ko naman. Hindi ko alam anong kakalabasan ng unang bleach. Pero siguro medyo brown lang. Pero sabi nila ate, pag daw pinatungan to ng isang color, baka daw light pa yung mas mangyari. Kaya let's see, anong kakalabasan. Sisimula na lagyan ng ano si Jack. Extensions. Wala ka bang masasabi? Ako? Oo. Kinakabahan ako. Walang isang... Okay. Wala mong isang ganon? Dapat si Jack last next time may ano na extensions. May extensions na rin si Jack. Hala, oo nga, si Jaja. Pag nag-evolve. Buhok ni Jaja. You know? Pag ganun pala dinidikit yun, sana nakikita niya ng malinaw. Ay, ganyan lang? So, ano yun? Wala na yung, ano, kubaran? Isa ka ng ganap na tikbal, ha? Oo, ayun. Pag maliligo si Jaja. Si Ma'am Lo. Si Jun, Ken, ikaw. Hindi naman ang tagal kayo naliko? Masakit ito pag natutulog ko. Kasi... Diba natin buhok? Parang iinitin yung sa bunutan. Mahirapan ako magkwintas. Kasi... Sabit siya. Guys, pakilala ko lang pala sa inyo yung girlfriend ko. Yes, girlfriend! Hindi ko siya ngayon makakausap kasi... Narinig nyo? Busy siya eh. Pakilala daw niya yung girlfriend niya. Dapat sweet. Pinapaayos pa niya yung... pinapaayos. Dapat i-mute niya yung boses Pinitik ni Ja. Pinitik ano. Kasi busy siya, pinapaayos niya pa yung buhok niya. Pero, ayun. Mamaya na natin siya kausapin pagtapos na. Pagtapos na yung makeover niya. So, ayun. Enjoy mo lang yan, babe. Ang cute! Ayun si babe. Galing naman yan, extension. Wait, joke. And boss, 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 and bo
Yes, Ken, the choreographer. Josh, kaya pa? Parang kakagising lang, tapos, uy, practice tayo. Bata, nakakagising. Si Josh din. As yan, no? Si Gabby talaga. Actually, happy naman ako sa nangyari today kasi yung routine namin. Pero yung mga pinakakilala namin. Ibig sabihin, i-release niya ng chapter. Oo, feeling ko. Baka dance practice yan. Yun talaga yung big nag-focus. Or behind the scenes. Sobrang happy naman ako kasi nalinis naman siya. I think we are ready for the music video show naman. Yeah. Oh, wait. Extension din. Nandito po kami ngayon sa day 1 ng music video shoot namin. And parang magical ano talaga siya. Pwede mong laruin yung title. Pero pwede tayo yung intro. Basta yung buong kamo. Okay ka lang. Parobot na si ate ni. Kita daw. Gusto ko ipa-blackback yung pero okay lang ba? Yung linya dun. Yung linyang to. Dun, sa tighter pwede sa girls. Tamang behind the scenes na. Dati rose. Grabe oh. Effort. You know. Pero grabe yung wardrobe na ito. You know? Oh. Yung pagkakagawa ng wardrobe. Ang galing tanda nila. Tapos fit na fit sa kanya. Ganda ng fit. Kuya, pa't sila kasama? Natatabunan yung boses nyo eh. Ah. Okay. Kaling ba yun? Ayaw ba yung video? Hindi na kayong video kasi pag nasan ko. Oo, ako maririnig yung boses. Hindi kayo maririnig. Maganda po! Grabe, ito sa tutok si Josh, no? Super... exciting. Oh my god, I'm gonna feel much! Parang, na-enjoy ko na ngayon. Ito na, grabing attack. Ito tuloy na yung video namin. Galing ng mga eye makeup nila. Pero matagal na namin yung ginagawa ng kanta na to. May padip din. Siyempre, pandemic nga, medyo mahirap kumilos. So, ngayon lang kami nagka-opportunity. Ngayon lang medyo, parang... Ayaw niya to, oh my god. Na, fill out lahat-lahat ng mga bagay. Patirik-tirik ng mata. Yeah. Yes! Para talaga siya. Gosh, talaga life shape siya. Parang siyang fairy talaga. Oo nga, parang magical creature. Si Rinsa, so na pangyay. Si Rinsa. Kaya naman. Wala ka na, yes, emote yarn. Oh, boom. Pinitigil yung mula. Meron kami. Lahat binivisualize na namin sa isip kung paano, ano kailangan natin ipakita, anong gusto natin ipakita. Galit na galit. Something different. Kaya nga. Nahanda talaga namin yung sarili namin na dapat ganito. Nagtitinginan kami pag kinag-uusapan yung video. Si Joshua Bobadero, you're... Imagine ka lang. Hindi ka talaga sana. So, grabe din yung paghahanda namin. Hindi lang... Init na init, your... responsibility. Hindi lang doon. Pero as a tao na gustong gusto yung ginagawa. So, Sabay siya. Yan na siya. Josh, Josh.
Okay. Assassin's Creed, no? Oo, Assassin's Creed yun. Give na give talaga. Parang ang hirap maging foggy at the same time, haha. Parang effort test naman sa kanila yun. Wow, creative director. Wow. Yes! Nakakatuwa kasi alam mo, ano nyo naman na isa sa mga pangarap ko is makapag-direct, makapag-produce ng palabas, ganyan. So, ngayon, sa, para sa music video pa namin, sobrang nakakatuwa, na-excite ako. Hands-on na hands-on, no? Siyempre, yung mga ideas ko, yung mga naisip ko, yung mga pinagplanuhan ko, maigi, parang... Oh, nakaka-proud naman yan! Alam mo yun, ini-imagine mo lang dati, tapos mapuproduce na, sobrang sarap sa feeling. And siguro, ang gusto kong mangyari sana sa kakalabasan ng music video is hindi lang ako yung masasatisfy as a creative director, pero gusto ko masatisfy lahat ng taong involved, lahat ng manonood. Sana magustuhan nila, matuwa sila, and maintindihan nila yung mga meaning na okay na po yan. Ilagay ko dun sa music video. Kumbaga, marami kasi akong deep, marami akong ano-anong nagagawa. So sana makita nila yon. So, ayun. Ang galing! Tawa! Galing naman ni Drek Ja! Grabe, diba? Ngayon talaga dapat namin kasama na. Yung part na sinong next? Parang merong battalion na kaming kasama. Si... Pero unfortunately, meron tayong mga... Oo, ang cute na. Ano na? Lahar, yung lahar, ano na, setting. Lahar. Pero grabe, no? Sobrang nakaka-believe na, parang tama nga yung prediction natin na since si Ja yung nasa thumbnail, parang more on about he was being the creative director, no? So, nakakatawa. Sobrang hands-on niya pala talaga. Nakita niyo yun? Habang may sinushoot, andun siya, tinitingnan niya yung storyboard niya, ganyan. Grabe. Kita silang nagtatrabaho talaga. Ano, tsaka nakakatawa makita kasi diba parang dati kinikwento lang niya sa mga interviews and live niya, pangarap niya mag-direct, mga ganyan. Tapos ngayon, ito na nakikita na natin hands-on. Yung actual na pag-direct ni Direk Ja natutupad. Sobrang nakaka-proud. Totoo. Parang nag-start pa yun sa hanggang sa huli, tapos hanggang andito na. Sobrang nakakatuwa. Sobrang bilib din talaga ito, ano? Ng mga tao around him kasi tiwala din talaga sa creativity ni Ja. Na magaling si Ja. Tiwala. Naman talaga si Ja. Races, ano masasabi mo? Ayan, po Races. Yan siya yung creating really talaga. Ako yung Japa. Saan niya nakuha yung mga ideas niya? Ano, Rinzes? Ano masasabi mo? Alam mo yun kasi at his age, kasi di ba, di naman masyadong ang bata niya pa, pero sobrang creativity niya, parang sobrang dami niya na agad naiisip. Ganun, paano pa kapag mas lalo pa siyang nag-experience, lalo pa, as the time goes by, mas makakaisip pa siya ng ibang stories, ideas, ganun, mas lalong dalawa kaya mas dadami ganun. Paano pa kaya kapag anon, 'di ba? Ano na ma-produce niya noon, parang grabe. Dito pa lang sa what ganyan na yung ganyan din ang pakita niya. One more sa mga kapatid. Oh, one more. Ano nila? Parang every project mo nakikita mo, oo, totoo. Nakita mo yung improvement. At alam nila yung ano, yung kakayanan ni Ja. Ito naman si Chelsea, tanong natin. Ano?
sa part ni Josh. Yes! Yes. Galing, nice. Galing, nice. Oh, very good, very good. Yan, ganyan. Bakit lang gano'n? Feedback. Nag-decision na naman. Kaya accommodate sa father. Kasi hindi natin masyado nakikita yung side nila na nag-work behind the camera. So, parang fascinating lang makita yung side na yun na parang focused siya dun sa nagawa niya, gano'n. Kasi diba, sa social media kasi medyo luloko-luloko siya, ganyan. Oh, so, nang nagpapartagulan ng nagpapartagulan, kanino. Ayun. So, parang nakatawa lang na makita yung serious side niya. Kaling. Nakakatawa. Nakita yung ibang side nila, like, focus talaga sa trabaho. Mm-hmm. At saka lahat sila may contribution talaga sa video, sa song, may sa production and all. Diba? Parang hindi lang yung parang si Pablo siya yung kumanong song, si Stella siya yung talent ka na choreograph, si Ja sa ano, sa production din all. Tapos si Josh din may mga na ano din siya for the music video. So, may mga input din sila kanya-kanya. So, nakakatuwa. Hindi yung parang galing lang sa isang tao. Parang team effort talaga siya. Ako, ano, actually, I'm just more of enjoying lang yung video eh. Kasi, nakakatuwa lang yung ano nila, no? Yung pan talaga sa nag-work behind the camera. Saka yung mismo paano nila pinaproduce yung sarili nilang music video. So, ano, hindi kagaya nung mga nakarang episode. Puro outs, painting, hati, poot. Dalamhat. Pero ganun yung mga naramdaman natin nga sa ano eh, yung mga nakaraan. Pero this one, mas nag-enjoy tayo dun sa ginagawa nila, dun sa mismong production. So, nakikita natin paano binuuto. Ah, ganito pala binuo yung extensions, yung hair extensions ni Ja. Oo, na-amaze ako dun. Diba? Nakaka-amaze, diba? Yung mga ganun. Ay, hindi ko to alam, ganyan pala siya ginagawa. Or yung, alba, kay Josh, ganito pala niya sinuot yung scene niya. Ayun, more of, nag-enjoy lang talaga. Pero sobrang commendable talaga si, ano, si Ja. Yan, bilang bias record ko siya. Sobrang commendable si Ja. Bias kasi, kagaya nung nasabi niya, ano. Kagaya nung sabi ni Rizis kanina, parang at his very young age, ang dami niyang na-unleash na creativity. Talagang kumbaga, into work or reality yung mga naiisip niya. Tapos talaga na-incorporate niya dun sa ginagawa nila. So, yun nga, sa music video. So, parang siya, naisip niya yon. Talagang ano, he's really giving his ano, yung effort talaga para ma-incorporate yung lahat ng mga creative thoughts niya. Ayun, nakaka-proud. Nakaka-proud yung batang si Justin. Pero speaking of nakaka-proud, sobrang nakaka-proud din makita yung process ng pagtuturo ni Tel ng yes. Choreography. And si Ken din. May part. And si Ken as well. Diba? Tapos yung imagine din nyo, yung sinusunod ng mga kasama niya pagtuturo. O, ganito siya gagawin. Parang, sabi nga ni Chelsea, fascinating talagang makita na nagtatrabaho sila. Hindi sila iluko-luko lang sa kung paano sila sa Twitter, sa ibang vlogs. Ganda nung point na yun, yung sinabi mo kanya, si Tel, si Ken, choreography. Kasi parang syempre sa group nila, alam mo naman na yun nga si public leader, kaya parang may mga meron siyang parang mga position sa group. Pero when it comes to how they produce ngayon yung choreography or yung parang nakikinig sila dun sa mga inputs ng bawat. Parang hindi yung hindi ako rito, so okay pa nga. Hindi ganun eh. Wala ka na nararamdaman feeling the among the five of them. So, hindi gagamitan ng parang authority ganun. Yes. Parang bawat isang nagbibigay ng input sa lahat sila nakikinig tapos kinoconsider nila yung ano yung suggestion. So nakakatawa, nakaka-proud talaga si Nuri. Dahil wala si Ate Jerry ngayon, di ba napansin niyo sa past vlogs natin, sa Ate Jerry talaga, para sa discussion time namin, meron siyang tanong for each and every one of us, ganyan. Ngayon, since wala si Ate Jerry muna, si Pachi daw muna yung magtatanong. Pachi. Wow! Kala mo naman talaga, may sense. Okay. Ito yung tanong kawa. Di ba, napansin natin isa-isa sa music video nila, parang may kanya-kanya silang ano lugar, kanya-kanya silang mundo, di ba? What if, halimbawa, what if tayong lahat creative director tayo ng sarili nating so kung nandun tayo sa music video na what, ano sa tingin nyo yung magiging itsura ng part nyo? Yung lugar nyo, yung ganyan nyo, and anong line yung sasabihin nyo? Line pa rin ni Pablo, yung sa simula, yung nagsimula. Pero siguro sa akin, hindi kagaya nung sa kanya kasi medyo dark na nandun siya sa parang ang tawag ito? Sa track and field, di ba? Mm-hmm. Tapos yun nga, may mga lumilipad na ano, na mga papers, di ba? Yun. So siguro sa akin ano, tawag dito, parang light, tapos
Tapos going dark, parang gano'n something. Tapos gradient yun. Silent doon. De yun, yun. So yun sa akin. Kasi parang gusto kong i-emphasize dun sa line na yun na, diba, nagsimula na pero wala na akong balak na tapusin. So sabihin, parang feeling ko, yung setting ko, parang maraming, ano, maraming unfinished na, ano, na task. Ganyan. Tapos, from that, ano, parang, ano, ikaw, medyo tuliro ka. Parang ganyan. Parang, dahil sa dami na nun, hindi mo na alam kung unahin mo, ano yung dapat mo prioritize. Ganyan. Mas gusto ko ma-emphasize yun na ganun. Although, minsan, parang, baka sabihin ng iba, medyo obvious siya. Di ba? Parang ganyan. Pero sa akin, parang, mas gusto mo lang siya i-emphasize na, yun kasi na-feel mo. Pero, syempre, of course, pablo yun, di ba? Yun yung ano niya, di ba? Yun yung part niya. And, syempre, na-execute naman niya yun ng maganda. Yung part na pipiliin ko, hindi siya obvious ha. Pero, maniwala darating na biyaya, higit pa sa lahat-lahat ng nawala. Yung part na yun, yun yung part ko. Tapos, ang parang na-imagine ko dyan is, yung parang sa likod ko is parang dark, tapos laya. Yung floor, parang yung green. Ay, yung grass is yun. Tapos, parang black and white lang yung sa likod ko. Pero yung nasa unahan ko, super colorful, pastel. Tapos, biglang nagsusulpot-sulpot yung mga bahay. Mga puno. Oo nga. Tapos, parang pag naglalakad dahan-dahan, nakikita ko may mga flowers na nag-grow, ganyan. Tapos, may mga bahay na malaki. Tapos, parang ganun, parang yun yung mga blessings na dumadating kahit may past na hindi maganda, parang ganun. Yun nga kasi, di ba, yung parang pag mong sabihin sa akin kung ano ang aking dapat gawin, di naman kayo natutong makinig. Parang ang na-imagine ko tuloy, parang actually, parang same din yung sa lyrics ko, di ba? Parang ako mismo, tapos parang tinatry nila akong kontrolin, ganun. Try nila akong kontrolin na dapat ganun. Nakadena ka, ganun. Ang sabihin sa akin. May pumipigil sa gagawin ko, tapos parang kung anong gusto nila, yun yung papag-release sa akin, ganun. So, kumbaga, parang ano ka na lang, na-imagine ko, etong na-imagine ko kay Rinses, kunyari secretary siya, tapos nakatingin lang siya sa camera, tapos ang daming mga nag-uutos sa kanya, nagtuturo. Ayan, tapos ginagawin sa intent lang yung tingin niya sa camera, like, huwag mong sabihin sa akin. Ayan, creative director yan. Siguro ano yung line ko, maniwala darating yung mga biyaya. Tapos nasa ano ako, nasa bathtub ako, tapos puro pera, mga gold. Maniwala. Naliligo ng pera yan. Grabe, yun naman yung pala yun. kung may papalitan kayo, kung parang may papalitan kayo na scene sa music video, parang anong gusto nyong scene na palitan? Anong scene yun? Tsaka anong gusto nyong naging, ano sana, scene? I mean, yung set. Ako meron. Ako. Gusto ko, di ba doon sa last part na masaya na, nagka-clap na sila. Gusto ko, sana sa part na yun, merong part na nagyaka pa ng joken. Di na akala ko malalim. Paniyakap. Paano yan? Siguro hindi papalitan, pero parang i-enhance, gano'n. Dun sa last part, yung nag-ano na lang, di na, bala, gano'n. Parang mas gusto ko parang super, ano pa, super dami pa ng tao. Like, as in, super duper duper dami ng tao, gano'n. Parang sea of people, ocean of people. Parang mas masaya. Feeling ko, kung hindi siguro quarantine or walang pandemic. Feeling ko, sobrang dami din. Feeling ko, gagawin din. Ayun lang naman, kasi ang sobrang ano yan. Ano siguro, kung meron akong gusto idagdag pala, siguro ano, close up ng braces nila. Yeah! Close up ng braces. Tapos may credit. Para i-check ni Doc. Mating ah. Mating niya ba to? Kung nag-toothbrush ba to? Inaayos ba? Patay! Zoomin natin yan. May bungi ba to? May bungi? Doc, anong masasabi mo dun sa chiptooth ni Sel? Nakita mo ba yon na may sa TikTok live niya? Oo, nagulat ako sa TikTok live niya. Ang laki na. Syempre sa perspective ng dentist, sobrang nag-cringe ako. Kasi ang laki talaga ng chip-off. Tapos, ewan ko kung napansin niya, pag nagsasalita siya, parang may lumalabas na.
Di ba? Dahil doon. Sa ano? Tama. So, that ends our video for today. So, sana makasama pa rin natin si Chelsea next week. Yay! Di ba? At the same time. May recitation, naman. Ewan ko lang. Wala ko lang recitation. Exempted daw pag maganda. Wala ko. Nako. Perfect 100 na agad pag maganda. Oh, sige, ayun lang guys. So, let's say goodbye na sa kanila. Guys, bye-bye. Thank you for watching. Salamat. Bye.